Papauwi noon si Edward nang mamataan niya ang isang babaeng umiiyak sa may dalampasigan habang pinapagalitan ng isang lalaki. Sa totoo lang ay wala naman dapat siyang pakialam doon. Pero parang may magnetong humihigop sa kanya para puntahan ang babae. Nang ganap na makaalis ang isang lalaki kasama pa ng isang babae, ay mabilis niya itong nilapitan. Kitang-kita niya sa bakas ng mukha nito ang matinding lungkot. "Learn not to trust anyone because they will kill you at your back." Biglang sabi niya rito na ikinalingon nito. Mabilis naman niya itong inalalayan patayo. Nang hagurin ang tingin ang babae ay hindi maipagkakailang maganda ito. Pero hindi kasi ito ang tipo niyang babae. She has a girlfriend in Manila. Nagkaaway sila kaya eto siya ngayon. Nagpapalamig at nagmumuni-muni sa may aman Polo. Napaka-childish naman kasi ni Bianca, kaya minsan ay hindi niya maiwasang isipin kung ito nga ba talaga ang babaeng nararapat para sa kanya. Hindi niya rin alam kung anong nagtulak sa kanya para alukin itong sumabay sa kanya sa kabilang isla. Habang nakasakay sila sa sasakyan ay napapasulyap siya rito dahil mukhang napakalalim ng iniisip nito. Kita niya rin ang lungkot sa mga mata nito. At lalo siyang nagulat nang makita ang mga luha na unti-unting pumapatak sa magkabilang pisngi nito. Kaya hindi niya maiwasang magtanong. Nalaman niyang taga rito lang pala ito sa Palawan. At breadwinner ito ng pamilya nila. At muli, sinapian na naman siya ng kung anong mabuting espiritu at inalok niya itong magtrabaho sa kanya. Halos matampal niya ang sarili dahil sa nagawa. Wala nang bawian ito. Naaawa siya sa babae, kaya niya lang ito ginagawa. Inalok niya itong magtrabaho bilang sekretary niya. At tutulungan siya nito sa bahay. But he gave her one rule. She is not allowed to fall in love with him. Dahil kapag nangyari iyon, ay tatanggalin niya ito sa trabaho. Aaminin niyang naging magaan ang loob niya sa babae. Dahil bukod na sa mabait ito, ay napakasipag din ito sa trabaho. Feeling nga niya ay pwedeng-pwede itong maging wife material. Pero kapag naiisip niyang may girlfriend na siya, ay kaagad niyang pinipigilan ang sariling lalong mapalapit dito. Pero nang gabing makita niya itong natutulog sa labas ng gate ng bahay niya, ay parang biglang nagbago ang lahat. Nang buhatin niya ito papasok ng kwarto niya, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na titigan ang maamong mukha nito. He admits attracted siya kay Bella. Pero sa puso at isip niya, nakatatak na si Bianca ang tamang babae para sa kanya. At hindi niya alam kung bakit nagawa niyang pagpanggapin na girlfriend niya ito. Nagdahilan lamang siya na gusto niyang magkabati sila ulit ng girlfriend. Pero ang totoo, hindi na niya ito kailangan pang gawin dahil si Bianca na ang kusang lumalapit sa kanya. Gusto niyang suriin ang nararamdaman para sa dalaga. Kaya nang ayain niya itong magbakasyon, ay hindi niya mapigilan ang nararamdaman. Malaya niya itong hinahalikan at niyayakap. Alam niyang hindi tumututol ang dalaga dahil malaki ang utang na loob nito sa kanya. Pero bakit kapag nababanggit niya si Bianca, ay bakit parang may lungkot sa mga mata nito? Kaya nagulat siya nang sundan sila roon ni Bianca at may kasama pa itong lalaki na si Brian. Kilalang kilala niya ang lalaki dahil nasa corporate world sila. Aaminin niyang may natitira pa siyang pagmamahal para kay Bianca. Pero tila pagmamahal na lang iyon bilang isang kaibigan. Siguro ay tuluyan na siyang nagsawa sa ugaling ipinapakita nito sa kanya. Nang ganap silang mapagsolo ni Bianca, ay doon niya napagtanto ang lahat. He is no longer in love with her. Kaya nang makita niya si Bella at Brian na magkasama, ay kulang na lamang ay sapakin niya ang lalaki. Nandidilim ang paningin niya kapag nakikita niya itong napapatawa ng iba. Hanggang sa makabalik sila ng Manila, gusto niyang pigilan ang nararamdaman niya para kay Bella dahil baka isipin ito na tinitake for granted niya ito. Nagdesisyon siyang balikan si Bianca
at baka bumalik ang nararamdaman niya para rito. Beside, for him she is the one. Before. Pero hindi niya alam na mas dodoble pa ang inis niya nang malamang halos araw-araw na magkasama sina Bella at John, his cousin. Kaya isang araw ay hindi niya napigilan ang sarili at napagalitan at nasigawan ito. Kitang-kita niya ang sakit na bumalatay sa magandang mukha nito. Gusto niyang humingi ng tawad dito pero pinipigilan niya ang sarili. Nang gabi rin na iyon ay naglasing siya. At yun din ang araw na naangkin niya ito. Dumb. He was so dumb lucky dahil siya ang unang lalaki sa buhay nito. Gusto niya itong kausapin pero ramdam niya ang pag-iwas nito. Hanggang sa dumating ang araw ng hiking. Busit na busit siya sa dalawang lalaking nakabantay kay Bella. Gustong gusto niya ang mga itong pagsasapakin. Kaya nang huling gabi nila sa hiking, ay sinundan niya ito ng maligo ito. Wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanila. Doon mismo sa lugar na iyon, ay malaya niya itong inangkin. Damn, he will never ever get tired of her. And this time, handa na siyang aminin ang lahat-lahat ng nararamdaman niya para kay Bella. Pinangako niya na pagkadating nila sa bahay, ay aayusin na niya ang lahat. Pero biglang nagbago ang lahat. Parang bombang sumabog ang mga plano niya nang biglang marinig ang balita. Habang pababa na kasi sila sa bundok, ay nahimatay si Bianca and the news came in. She is already 2 months pregnant. Ilang araw siyang namalagi sa bahay ni Bianca para bantayan ito. Dapat ay nagsasaya siya ngayon dahil magkakaanak na siya. Pero bakit nakakaramdam pa rin siya ng lungkot? Paano na ang nararamdaman niya para kay Bella? Ilang araw din siyang nag-isip. Kailangan gawin niya ang tama. Kaya nang umuwi siya sa bahay niya, ay naging malamig ang pagtrato niya kay Bella. Hanggang sa gumawa siya ng paraan para tuluyan itong magalit sa kanya at mapalayas niya ito sa bahay niya. At aaminin niya, parang naging impyerno ang buhay niya nang mawala ito. Kasama niya si Bianca, pero ang mukha at tawa ni Bella ang nakikita niya. Lalo pang nadagdagan ang inis niya nang malaman niyang nakatira ngayon ang babae kay Brian. Halos hilain na nga niya ito palabas ng condo unit ng binata nang hindi niya mapigilan ang sarili at puntahan niya ito. Inoferan niya ito ng bahay pero tumanggi ito na lalong ikinainis niya. Kaya gumawa siya ng paraan kung paanong makakatakas kay Bianca. Mula kasi nang pilitin siya ng pamilya nitong pakasalan ang anak nila, ay lagi na itong nakabuntot sa kanya. Kaya nang magkaroon ng conference sa kumpanya, ay sinabi niyang aabutin iyon ng isang linggo, kahit ang totoo ay isang araw lang naman iyon. Mabilis niyang isinagawa ang plano. Ginamit niya ang pangalan ni Brian para mapasunod niya si Bella at maisama sa isla. Galit na galit ito sa kanya. Pero hindi siya natinag. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nito magustuhan ulit. Kaya nang bumigay ito sa kanya, ay walang pasidlan ang kaligayahan niya. Kaya nang gabing titigan niya ito habang natutulog, ay may nabuong plano sa utak niya. Kahit pa nadismaya siya nang malamang hindi ito buntis. But this is between his happiness. Handa pa rin siyang suportahan ang magiging anak niya kay Bianca. Pero kailanman ay hindi na niya ito kaya pang pakasalan. Si Bella na ang laman ng puso't isip niya. Mabilis niyang tinawagan ang family attorney nila na siyang magkakasal sa kanila ni Bella at dalawang caretaker dito sa may isla na magsisilbing witness. Hindi niya sasabihin kay Bella na tunay ang kasal nila. Dahil sa mabuting puso nito, alam niyang hindi ito papayag. Naaalala niya pa nga ang mga pangyayari noon. Baby, can you sign this document? Nakangiting sabi niya. Ha? Bakit? Ang ibig kong sabihin, hindi ba ay kunwari lang naman ang kasal natin? Sa tingin ko ay hindi na kailangan yan. Kunot noong sabi nito. Please baby, just for fun lang. Para kunwari ay totoo.
Para feel natin yung fake wedding natin for remembrance. Come on, they are already waiting for the picture taking. Kumbinsin niya rito. Maging siya ay kinakabahan dahil baka hindi nito iyon pirmahan. At masira lahat ng plano niya. Pero halos mapasuntok siya sa hangin nang makita niyang pinirmahan nito iyon. Finally, she is already his wife, Mrs. Bella Castillo Alcantara. Pero mabilis na naputol ang kasiyahan niya nang dumating si Brian para sunduin si Bella at ibalita ang tungkol kay Bianca. Kaagad siyang kinabahan. Nag-aalala siya para sa anak niya. Kaya wala siyang nagawa kundi titiga na lang ang papaalis na helicopter habang sakay-sakay ang asawa niya. Babalikan kita, Bella. Aayusin ko lang ang lahat. Mariing bulong niya sa sarili. Sa pagkikita nating muli, hinding-hindi na kita papakawalan pa. Nang makarating sa ospital, ay kitang-kita niya ang maputlang mukha ni Bianca. Nang kumustahin niya ang anak nila, ay okay naman daw ito. Nang araw din na iyon, ay nakalabas na ito. Ayaw siya nitong paalisin sa tabi nito. Inamin niya ritong wala na siyang nararamdaman para rito. Pero ayaw siya nitong bitawan. Wala siyang nagawa nang ikasal sila ni Bianca. Kahit na alam niya sa sarili niyang walang bisa ang kasal na iyon, ay hindi pa rin niya maiwasang manlumo. Si Bella ang tunay na asawa niya lang. Dapat ang kasama niya at hindi ito. Kaya nang may ibigay na litrato sa kanya si Bianca, ay gusto niyang magwala. Mga litrato ito ni Bella at Brian. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon ang walang kwenta at malanding babaeng yun, Edward. She is already happy with Brian. Ani Bianca sa kanya. Kung hindi lamang ito buntis, ay baka nasampal na niya ito. Gawa ng sama ng loob, ay araw-araw siyang naglalasing. Hanggang ang mga linggo ay naging mga buwan. Hindi na rin niya magawang pumasok sa trabaho. Pero hindi siya naniniwala. Kailangan makita ng dalawang mga mata niya ang totoo. Pero halos pagsakluban siya ng langit at lupa nang makita ang masayang mukha ni na Brian at Bella sa lobby ng kondo ng lalaki. Mabilis siyang nakapagtago. Pero ang lalong nakapagpagalit sa kanya ay nang makita ang medyo may umbok na nitong tiyan habang masaya itong hinahawakan ni Brian. Damn you, Bella! Tama si Bianca, you are really a slut. Madilim ang mga matang sabi niya. Nang mismong araw na iyon, ay inabangan niya si Brian sa parking lot ng kondo nito. Kaya nang makita niya ito, ay kaagad niya itong inundayan ng magkakasunod na suntok. Bastard! Sisirain ko yung pagmumukha mong hayop ka! Sigaw niya rito, pero nang makabawi ito, ay mabilis din siya nitong nasuntok. Ano bang problema mo, ha? Eh, tarantado ka pala eh. You're still asking me kung anong problema ko? Kayong dalawa ni Bella ang problema ko. At mabilis na naman silang nag-away hanggang sa may pumigil sa kanilang dalawang guard. Leave Bella alone. Huwag mo siyang istresin. She is pregnant. Sigaw ni Brian. Sagutin mo ako. Sino ang ama ng ipinagbubuntis niya? Madiing tanong niya. Why are you still asking? Sino ba ang kasama niya ngayon? Leave her alone. Namili ka na, hindi ba? At si Bianca na ang pinili mo. Kaya layuan mo kami ng pamilya ko. Matigas na sabi ni Brian at mabilis na tumalikod mula sa kanya. Nang umuwi siya sa bahay nila ni Bianca, ay lasing na lasing siya. Kaya nang pagbuksan siya nito, ay gulat na gulat ito. Babe, oh my God! What happened to you? Bakit ganyan ang itsura mo? Malungkot siyang ngumiti. She betrayed me. Damn her. Tila natigilan ito sa sinabi niya. Pero nang makahulma, ay kita niya ang pagngiti nito. I told you, babe. She's a slut. She is not worthy of your love. I am here. Nandito kaming dalawa ng anak mo. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras yung walang kwentang babae na yun. Kunwari, ay nakikisimpat siya ito sa kanya, pero sa likod ng mga salita nito, ay nakangisi na si Bianca at tuwang-tuwa. Mabilis niyang hinila ang babae, pagkatapos ay niyakap. Who said, true man don't cry? No,
Truman Cry. Malakas siyang napahagulgol at sumisigaw. You will pay for this, Bella. Sa oras na magkita tayo, ipapadama ko ang sakit na ipinadama mo. And I don't care if you are my true and legal wife. Magbabayad ka. Paano kung malaman ni Bella na totoo pala ang kasalan nila ni Edward sa isla? Ginugol ni Edward ang oras niya sa trabaho at kay Bianca. Hindi man naibalik ang pagmamahal niya para rito, ay naging civil naman sila sa isa't isa. Bianca is currently on her 5th month right now, and today is her check-up, kaya sasamahan niya ito. Habang ini-ultrasound ito, ay hindi niya maiwasang mapangiti. He feels very excited, lalo na nang makita niya sa monitor ang paggalaw nito. Congratulations, Mr. and Mrs. Alcantara. You are having a baby girl. Ngiti sa kanila ng sonologist OB-GYNE na nagsasagawa ng ultrasound. But I advise you to have a complete bed rest, okay? Your placenta is at low-lying position and prone to bleeding. And please, no sexual intercourse. Makahulugang ngiti pa nito. It's not that serious, right? Tanong niya sa doktor. Wala naman siyang problema sa ipinagbabawal nito dahil wala naman nang namamagitan sa kanila ni Bianca. Yes, that is normal. Iikot pa naman ang placenta habang lumalaki si baby. Just take extra care. Paliwanag nito na siyang ipinagpasalamat niya. Habang nasa sasakyan, ay kitang-kita niya ang excitement sa mukha ni Bianca. Babe, I am super excited na. Can we go to the mall na? Gusto ko nang ibili ng mga damit yung baby natin. Ngiti nito sa kanya. Marahan naman siyang tumango at pinagbigyan ito. Mabilis pang lumipas ang mga araw at 7 buwang buntis na si Bianca ng mga panahong iyon. Pero kinailangan niyang lumipad patungong Japan para sa conference ng kumpanya niya. Halos 2 linggo rin siyang mananatili roon. Pero pagka-uwi niya, ay tila napakalaki ng ipinagbago ni Bianca. Naging mainitin ang ulo nito. Niayaw nitong ipahawak sa kanya ang tiyan nito. Pinipigilan din siya nitong sumama sa mga check-ups niya. Naisip na lamang niya na baka dahil nag-iiba ang hormones nito dahil sa pagbubuntis nito. No, this is already my 36th week. Gawan mo ng paraan. Dinig niyang sabi ni Bianca sa kausap nito sa phone. Nang makita naman siya nito, ay mabilis itong namutla. Who's that? Kunot noong tanong niya. Ah, wala. Kausap ko lang yung sekretary ng ubigay ni ko. Iwas na tingin ito sa kanya at mabilis na itong nagpaalam. Bianca is really acting strange lately. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Nang tanongin niya si Bianca kung kailan ito manganganak ay ilag ito. Ayon sa calculation niya, ay 41 weeks na itong buntis at nag-aalala siya. Gusto man niya itong samahan magpa-check up ay nagwawala ito. Until one day, habang nasa opisina siya, ay tinawagan siya ng mami ni Bianca na nanganak na nga raw ito. Pero sa bahay na lang inabutan, ni hindi na raw ito nakaabot ng ospital. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay. At ng mga oras na iyon, ang isa sa pinakamasayang araw sa buong buhay niya. When he saw her baby lying on the crib, he saw an angel. Halos maluha siya nang buhatin ito. Pero bakit habang tinititigan niya ang anak, ay mukha ni Bella ang nakikita niya. Hindi maipagkakailang anak niya nga ito. Ramdam na ramdam niya ang lukso ng dugo na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Halos ay hindi na siya pumasok ng opisina para lang mabantayan ang anak. Ayaw niya itong mawalay sa paningin niya. Kabaligtara naman ito ni Bianca. Niayaw nitong hawakan ang anak nila. Hindi nito alam na alam niyang kapag wala siya ay hindi nito inaalagaan ang anak nila. Nang tanungin niya ang isa sa mga kakilala niyang may pamilya na, ay sinabi nitong baka dumadaan daw ito sa tinatawag na postpartum depression. Kaya pinilit niya itong intindihin. Not until John came into the picture.
Halos patayin niya ito sa bugbog nang sabihin nitong ito ang ama ng anak niyang si Zephanie. Mahigpit niyang pinaamin si Bianca pero pinagsinungalingan nito iyon. Damn! Hindi niya kakayanin kapag nalaman niyang hindi niya tunay na anak si Zephanie. Kaya pumayag siyang isagawa ang DNA test. At halos mapaluhod siya sa iyak nang malamang siya ang tunay na ama. Kaya nagtaka siya dahil pagkalipas ang mahigit isang taon ay bigla siyang puntahan ni John. Biglang nanumbalik ang lahat ng galit niya para Rito. What are you doing here? Walang emosyong tanong niya Rito. I am here to ask you something. Seryosong tanong ni John sa kanya. Alam ko na alam mo na nabuntis si Bella noon, hindi ba? Biglang naging seryoso ang mukha niya. Just get straight to the point. I am busy. Kahit kailan ba, hindi mo naisip na baka ikaw yung ama ng ipinagbubuntis ni Bella? Bakit tila binundol siya ng kaba sa sinabi ni John? Edward, you know na maraming beses na may nangyari sa inyo. And yet, nag-assume ka na kaagad na kay Brian yun? Sigaw nito sa kanya. Don't shout at me here in my own territory. Brian admitted to me that he is the father of her child. Matigas na sabi niya rito. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. Brian did that? Yes, if you have nothing more to say, you can leave. At akmang tatalikod na siya nang hawakan nito ang isang braso niya. Give her a chance. Edward, higit sa ating dalawa, ikaw ang nakakaalam ng totoong pagkatao ni Bella. Alam mong hindi siya ganoong klase ng babae. Are you crazy? Gusto mong akuin ko ang bastardo niya? No way! Sigaw niya rito. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong suntukin. You are really a bastard! Pero kaagad din siyang nakahulma at mabilis na nakaganti. Pero nakakailang suntok na siya ay hindi ito lumalaban. Go on, punch me for all you want. But after this, Edward, please, I'm begging you. Pakinggan mo siya. Pakinggan mo ang mga paliwanag niya. Sabi nito habang putok ang gilid ng labi nito. Sa sobrang galit niya ay sinikmuraan niya pa ito. Kaagad naman itong napangisi nang suntukin niya. You punch me again. That means pumapayag ka. Ilang minuto siyang hindi nakaimik, pagkatapos ay iniabot dito ang isang card na may pangalan ng isang sikat na hotel. Tonight, 8 p.m. Yun lang ang sinabi niya bago mabilis na tumalikod. Ito ang araw na pinakakinakatakutan niya. Ang muli silang magkaharap ng asawa niya. Sari-saring emosyon ang dumadaloy sa buong pagkatao niya, pero mas nangingibabaw ang galit at puot. Kaya nang makita niya ito, ay isa lang ang gusto niyang gawin. Ang parusahan ito, ang pagbayarin ito sa sakit na idinulot nito sa kanya. Ayaw niyang makinig sa mga kasinungalingan nito, pero gustong gusto na itong patawarin ng puso niya. After 2 years, doon niya napagtanto na hindi kailanman nawala ang pagmamahal niya para Rito. Pero nang makita niya si Jayward, ang sinasabi nitong anak nilang dalawa, ay bakit tila hindi ganoon ang nararamdaman niya, katulad kapag nakikita niya ang anak niyang si Zephanie. Hindi kumakabog ng mabilis ang puso niya. Bakit tila wala ang lukso ng dugo? Pero nang makita niya kung paano nahihirapan si Bella ngayon, ay nakapagdesisyon na siya. Papaniwalaan niya ito. Besides, hindi naman talaga imposible na siya ang ama ni Jayward dahil maraming beses na may nangyari sa kanila noon sa may isla. Habang isinasagawa ang DNA test, ay hindi niya maiwasang kabahan. Pero mahigpit siyang dumadalangin na sana ay positive ang resulta. Baka ito na ang tamang panahon para magkaayos sila. Pero paano kung negative? Bulong ng isip niya. Hindi niya alam kung anong magagawa niya rito. Mr. Alcantara, the DNA test result will come out after 2 weeks. Biglang sabi ng babaeng kumuha sa kanya ng sample na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kaagad naman silang nagpasalamat.
Nakaabistri pa rin si Bianca sa isang braso niya. Nagpumilit kasi itong sumama sa kanya kahit sinabi niyang bantayan na lang si Zephanie sa bahay. Si Bella naman ng mga oras na iyon ay bumalik na sa kwarto ng anak nito. Mabilis niyang pinaayos ang bill sa ospital para makauwi na rin ang mga ito. "Just wait me here, kakausapin ko lang si Bella." Pigil niya kay Bianca nang akmang sasama ito sa kanya sa loob. Pigil ang galit nito at walang nagawa nang mabilis siyang makapasok. "Marie, dyan ka lang ha, kukunin ko lang yung bill." Dinig niya pang sabi ni Bella nang makapasok siya. Nang makita siya nito, ay nagulat ito. "Huwag ka nang mag-alala, Bella, nabayaran ko na lahat ng bills." Mabilis na sabi niya nang nagkatitigan sila. "Salamat, pero hindi ka na dapat nag-abala pa. Magkano ba ang binayaran mo para..." "Really, Bella? Kung ako nga talaga ang tatay ni Jayward, hahayaan mo ako sa gusto ko. Because that is my responsibility." Seryosong sabi niya rito. Dama niya ang pag-iwas sa kanya ni Bella. Alam niyang galit ito sa kanya dahil nag-aalangan siyang paniwalaan ito. Pero ano bang magagawa niya? Si Brian na mismo ang umamin sa kanya na ito ang ama ng ipinagbubuntis nito. "Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, ayokong ipagpilitan ang anak ko dahil kaya naman naming mabuhay nang wala ka." Pero bago pa siya makasagot, ay mabilis na siya nitong tinalikuran at nagsimula ng kunin ang mga gamit nito. Hanggang sa paghatid niya sa apartment kina Bella, ay nakabuntot pa rin sa kanya si Bianca. Si Bella naman ang mga oras na iyon ay wala namang imik. "Hey you, wala ka man lang bang sasabihin sa amin ng asawa ko? Aba, binayaran na nga ang bill ng anak mo, mukhang ikaw pa ang nagmamataas." Biglang sita ni Bianca rito na siyang ikinagulat niya. "Hindi ko sinabing bayaran niyo ang bill sa ospital ng anak ko, kaya kong maghanap ng pera." Seryosong sabi ni Bella na hindi man lang tumitingin sa kanila. At mabilis na bumaba nang huminto na ang sasakyan sa harapan ng apartment nito. Mabilis din na nakababa si Bianca at mabilis na nahaklit ang isang braso niya. Dahilan para magising ang natutulog na si Jayward na hawak-hawak ni Bella. "Marie, pakihawak nga saglit si Jayward at pakipasok na sa bahay." Matigas na sabi ni Bella. Pagkatapos noon ay mabilis nitong hinarap si Bianca at biglang sinampal ng malakas. "Alam kong sa ating dalawa ay may mas pinag-aralan ka, pero bakit tila nakalimutan yatang ituro sa eskwela niyo ang pagkakaroon ng tamang asal?" Galit na sabi ni Bella. "How dare you?" Sigaw ni Bianca at akmang sasampalin si Bella, pero mabilis itong nasalag ng babae. "Umalis na kayo habang may natitira pa akong respeto sa inyo." Sigaw ni Bella kay Bianca. "Respeto? Did I hear that right? Sa ating dalawa, ikaw ang walang respeto. Paano mo nagagawang ipagsiksikan yung anak mo sa asawa ko?" "Bella, we all know na hindi yan anak ni Edward." Sigaw ni Bianca. "Sa bagay, in 2 weeks time, mapapatunayan na natin kung gaano ka kakati, slut." Bago patuluyang magsabong ang mga ito, ay mabilis na siyang nakalapit at hinila si Bianca. "Bianca, what are you doing? Let's go!" Galit na hila niya rito at isinakay na ito sa loob ng sasakyan. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, ay nagwawala si Bianca. "Bakit ba hinila mo ko? Dapat ay hindi mo ako pinigilan para makalbok ko ang babaeng yun." Galit na sigaw nito sa kanya. "Damn, Bianca! Can you please shut the fuck up? Can't you see? Wala namang ginagawa sa'yo si Bella." "Nakita mo naman na sinampal niya ako, hindi ba? Teka nga, bakit mo ba ipinagtatanggol yung kabit mo, ha?" "Bella is not my mistress. Bianca, you know very well na matagal na tayong tapos. Si Zephanie na lang ang tanging dahilan kung bakit magkasama pa rin tayo sa bahay." Mariing paliwanag niya rito. "Kaya ba ni minsan ay hindi mo ako nagawang haggan o galawin pagkatapos ng kasal natin? Edward, mahal na mahal kita at alam mo yan. Pero kung hindi rin lang ako ang mamahalin mo,
mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat. At pilit nitong inaagaw sa kanya ang manibela. Halos manlaki ang mga mata ni Edward dahil may kasalubong silang isang malaking truck. "Bianca, bitawan mo ang manibela!" Agaw niya rito at halos makahinga siya ng maluwag dahil mabilis nilang naiwasan ang truck. Pero hindi nila napaghandaan ang susunod na pangyayari. May isang mabilis na pick-up na paparating ang pasalubong sa kanila. Pagkatapos noon ay wala na siyang matandaan kung hindi ang nakakasilaw na liwanag. Ano kaya ang kahihinatnan ni na Edward at Bianca? May mag-aagaw buhay kaya sa kanilang dalawa? Biglang nagising si Bella mula sa malalim na pagkakatulog. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas para kumuha ng tubig sa may kusina. Bakit tila kinabog ng malakas ang puso niya? Pagkatapos ay mabilis na rin siyang bumalik at sinilip ang tulog na anak niya. Akmang babalik na siya mula sa pagkakahiga nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si John ang tumatawag. "Hello?" sagot niya. "Bella!" kinakabahang sabi nito. "John, bakit?" "Sina Edward at Bianca, nandito sila sa ospital ngayon. Naaksidente sila kanina habang papauwi pagkatapos kayong maihatid." Bigla naman niyang naitakip ang isang kamay sa may bibig niya at mabilis na tumulo ang luha sa mga mata. "John, anong balita? Okay lang ba sila?" kinakabahang tanong niya. "Hindi pa namin alam, Bella. Nasa may operating room pa rin silang dalawa." Kinakabahang sagot nito. "Tinawagan lang kita to let you know at..." "Saang ospital? Pupunta ako." Determinadong sabi niya. Nang sabihin nito ang ospital, ay mabilis siyang nagbihis at binilinan ang kapatid na bantayan ang anak niya. Habang nakasakay ng taxi, ay matindi ang panalangin niya na sana ay walang anumang masamang nangyari isa man sa mga ito. Habang papasok sa ospital, ay parang naaninag niya si Brian. Pero mabilis din itong nawala sa paningin niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Pero naputol ang pag-iisip niya nang makita si John. "Bella!" tawag nito sa kanya. "John, anong balita?" kinakabahang tanong niya. "Nakalabas na si Bianca mula sa operating room. But Edward is still there." Seryosong sabi nito na nagpahina ng mga tuhod niya. Agad naman siya nitong inalalayan paupo. "Diyos ko, wala naman po sanang masamang mangyari kay Edward." Impit na dalangin niya. Naghintay pa sila ng mahigit 2 oras bago lumabas ang isang naka-all green na lalaki. Ito siguro ang doktor doon. "Are you the relatives of Mr. Alcantara?" tanong ng doktor sa kanila. Kaagad naman silang tumango. "According sa nakita namin, nagkaroon siya ng mild head trauma. Dahil dito, nag-cause ito ng lacking of oxygen sa brain niya. Medyo hindi po kasi naging maganda ang pagkakatama ng ulo niya sa sasakyan. But after 2 hours, ililipat na rin namin siya sa regular room." Paliwanag ng doktor. "How about his wife, Doc?" alalang tanong ni John. "Well, good thing is wala naman major injury ito. Nothing to worry about. Paano, maiwan ko na muna kayo." Paalam ng doktor sa kanila. Matapos silang makapagpasalamat, ay umalis na rin ito. "John, okay lang si Edward, hindi ba? Hindi naman malala yun, hindi ba, John?" Umiiyak na sabi niya. Mabilis naman siya nitong niyakap. "Shh, don't cry. Magiging okay din ang lahat." Ngiti nito sa kanya. Matyaga silang naghintay ni John sa labas ng recovery room. Habang si Bianca naman ay hindi pa rin daw nagigising ayon sa mami nito. Pagkatapos ng mahigit 2 oras ay inilabas na nila si Edward. May benda ang ulo nito at marami rin itong sugat sa mga braso. Pati mukha nito ay may mga sugat at bubog din. Nagtataka nga siya kung bakit tanging si John lang ang kamag-anak na nandoon sa ospital. Wala na ba itong mga magulang o ibang kamag-anak?
Bella, okay lang ba kung tignan mo muna saglit si Edward? Titignan ko lang si Bianca sa kabilang kwarto. Don't worry, darating na rin yung private nurse na magbabantay sa kanya. Paliwanag nito. Oo naman dyan, wala naman yung problema sa akin. Nang umalis ito, ay mabilis siyang lumapit sa tabi ni Edward at dahan-dahang hinawakan ang isang kamay nito. Edward, magpalakas ka ha. Pangako ko sa'yo, basta gumising ka lang dyan, hindi ko na ipagpipilitan pa sa'yo ang anak natin. Kung hindi mo siya kayang matanggap, sige, kahit masakit ay tatanggapin ko na. Alam ko kakayanin mo ito. At tuloy-tuloy na naglandas ang mga luha niya sa mga mata. Halos isang buong araw siyang naghintay sa pagising nito, pero hindi iyon nangyari. Nang bumalik si John, ay nagpaalam muna siya rito. Kailangan na muna niyang umuwi sa anak niya. Pero nangako naman siya na babalik ulit siya. Nang nakauwi, ay kaagad niyang niyakap ang anak at umiyak. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko na yata mabibigay pa sa'yo na makilala mo ang iyong tatay mo. Hayaan mo, marami naman kaming nagmamahal sa'yo. At mahigpit itong niyakap. Pagdating sa kwarto, ay muli siyang nagdasal. Sa mga panahong ganito, ay tanging dasal lang ang makakapitan niya. Gaya ng isang araw, ay sinubukan niya ulit na tawagan si Brian, pero bigo pa rin siya. Kaya minabuti na lamang niyang mahiga at magpahinga. Pero ilang oras pa lamang siyang nakakatulog, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tignan niya ito, ay napakarami na palang missed calls ni John sa kanya. Bigla siyang pinawisan ng malamig. Ano kayang nangyayari? Thanks God, you already answered it, Bella. Bakit John, may... Pero nabitin ang sasabihin niya nang makarinig ng isang ingay. John, ano yun? Please, Bella, come here as quickly as you can. Kanina ka pa hinahanap ni Edward. Ha? Bakit ako ang hinahanap niya? Naguguluhang tanong niya. Mamaya na kita sasagutin. Basta go here, faster. Nagmamadaling sabi nito at mabilis na nitong pinatay ang tawag nang makarinig ng tila nabasag na bagay. Mabilis naman siyang nagbihis at nagpaalam sa kapatid. Kinakabahan siya. Ano bang nangyayari roon? Nang nasa may labas na siya ng pinto ng kwarto nito sa ospital, ay napatigil siya. Dahil naririnig niya ang mga sigaw ni Edward. Give her back to me! Damn you all! Get out! Nang buksan niya ang pinto, ay nagulat siya sa eksena. Pinupulot ng isang nurse ang mga nakakalat na mga gamot sa sahig habang umiiyak. Si John naman ay nakatayo sa tabi nito at tila pinipigilan ito. Edward! Mahinang bulong niya pero kaagad itong napatingin sa kanya. Bella! Kita niya ang galak sa mga mata nito. You're here! Come here! Tawag nito sa kanya. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa higaan nito. Nang ganap na makalapit, ay hinila nito ang isang kamay niya, dahilan para mapayuko siya rito. Mabilis naman siya nitong niyakap. Wife, you're already here. Please don't leave me ever again. Edward, what are you talking about? Your wife is on the other room. Si Bianca ang asawa mo at hindi si Bella. Galit na sabi ni John. Who are you? Takang tanong ni Edward rito. What? I am asking you, who the fuck are you? Are you here to take away my wife? Galit na sigaw dito ni Edward habang nakahiga. What game are you playing now, Edward? Akmang uupo ito pero mabilis niyang pinigilan. Please, Edward, makinig ka, okay? Hindi ako ang asawa mo. Seryosong sabi niya rito. What? Galit na sigaw nito. Niloloko mo ba ako? Lalaki mo ba yung lalaki na yan? Bella, you are my damn wife. Sigaw nito. Edward, please makinig ka naman. Naputol ang sasabihin niya nang mabilis nitong pinaghuhugot ang dextrose na nakakabit dito. Let's go home. Uuwi na tayo. Pero mabilis itong nahawakan ni John. Edward, what is happening to you?
sigaw nito. Dahil doon ay tuluyan na itong nagwala. Mabuti na lang at mabilis nang dumating ang doktor at tinurukan ito ng pampakalma. Ilang sandali lang ay mabilis itong nakatulog. "Doc, what is happening to him?" Mabilis na tanong ni John. "I think he is having a short-term amnesia." Mabilis na sagot ng doktor sa kanila. "Anong ibig niyong sabihin, Doc? Hindi niya na ba kami naaalala?" "In Mr. Alcantara's case, he only remembered the persons he wants to remember. But don't worry, hindi ganoon katagal ang epekto nito. Maybe how many days or weeks or months, but not that long. Kusa pa rin babalik ang alaala nito." "Pero ano po ang dapat naming gawin para mas mabilis na bumalik ang alaala niya?" Singit na tanong niya. "Don't force him to remember the things you want him to remember. Just go with the flow para hindi rin matrigger ang brain niya. Pero unti-unti ipaalala niyo sa kanya ang lahat. Pero huwag niyo siyang biglain." Pagkatapos noon ay umalis na rin ang doktor. Kaagad naman siyang hinila ni John sa may kusina ng kwarto ni Edward para kausapin. "What are your plans?" Seryosong tanong nito sa kanya. Naguguluhan siyang napahilamos sa mukha. Sa totoo lang ay hindi niya alam. "Bella, Edward knows that you are his wife." Dinig niya ang galit sa boses nito. "Naguguluhan ako dyan. Hindi ko rin alam. Paano kapag nalaman ito ni Bianca?" "Malaman ang ano." Sabay silang napatingin sa nagsalita at kitang-kita nila ang seryosong mukha ni Bianca habang nakaupo sa may wheelchair at tulak-tulak ng isang nurse. Nang hindi sila magsalita, ay mabilis na pinaalis nito ang nurse. "John, ano ang kailangan kong malaman?" Galit na tanong nito. Dahan-dahan namang lumapit si John dito at umupo sa harap nito para magpantay ang mukha nila ni Bianca. "Bianca, sasabihin ko sa'yo but please promise me not to make a scene." Malumanay na sabi ni John rito at hinawakan ang dalawang mga kamay nito. Masama muna siyang tinignan nito bago muling bumaling kay John. "What is it?" "Edward has a short-term amnesia." Seryosong sabi nito sa babae. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. "What? Are you saying that he doesn't know us?" Iritang sabi nito. "Well, he doesn't know me. But I am not sure if he still remembers you." "What? Are you kidding me? I am his wife. Of course, he will remember me. How about this lot?" Galit na tukoy nito sa kanya. "Bianca, your mouth!" Galit na si Tarito ni John. "What? I am just stating a fact. Come on, answer me. Does he remember her?" Taas kilay na tanong nito kay John. Matagal muna itong tinitigan ni John at napabuntong hininga bago sumagot. "Yes, Bianca. At ang buong akala ni Edward ay si Bella ang asawa niya." Mahinahong sabi nito. "What?" Galit na sigaw nito. "Are you kidding me, John? Do you think it's funny?" Sigaw nito. "Bianca, please listen to me. Ang sabi ng doktor ay hayaan na muna raw natin..." "No! No way! Bakit ko naman ipapaubaya ang asawa ko sa kanya? Para ano? Mabigyan siya ng pagkakataon na landiin ito? No! Hindi ako papayag!" Hysterical na sabi nito. Mabilis naman itong inawat ni John. Siya naman ay napapaluha lang at walang maapuhap na salita dahil maging siya ay nagugulat pa rin sa mga pangyayari. "Bianca, please, baka magising si Edward at magwala ulit. Binigyan lang siya ng pampakalma ng doktor kanina." Awat pa rin ni John dahil akmang tatayo pa ito mula sa wheelchair. "Get out! Lumabas ka rito sa kwarto ng asawa ko! Ayokong makita ang pagmumukha mo rito! Layas!" Sigaw nito sa kanya. Pero nagulat silang tatlo nang biglang marinig ang pagsigaw ni Edward. Mabilis silang nakalapit dito habang si Bianca naman ay tulak-tulak ni John. "Babe!" Salubong ni Bianca nang mas ilapit ito ni John kay Edward.
Matagal muna itong tinitigan ni Edward bago nagsalita. Who are you? Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Bianca. Babe, it's me, Bianca, your wife. Bigla naman napangisi si Edward dito. Are you kidding me? My wife is right there. Turo nito sa kanya na agad naman niyang kinayuko. What are you talking about, babe? I am your wife. We have a daughter, right? Daughter? Kunot noong sabi ni Edward. Pero kaagad din itong napangiti. Ah, yeah, you are right. My wife Bella and I has one daughter. My beautiful Zephanie. At kumisla pa ang mga mata nito. How dare you? Edward, ako ang asawa mo at hindi ang malanding yan. At si Zephanie, ako ang nanay niya. Galit na sabi ni Bianca. What? Don't you dare call my wife in that name. Who are you? I don't even know you. So can you just please get out? Singhal nito kay Bianca. But Edward, she is telling the truth. Bianca is your wife, not Bella. Galit na sabi rin ni John rito. Kunot noon naman itong binalingan si John. You too. I told you a while ago that I didn't know you. Lumabas kayong dalawa rito sa kwarto ko. Labas! Sigaw nito at bigla nitong hinawakan ang ulo at sumigaw. Ah! Edward! Mabilis naman siyang napalapit dito. Baby, paalisin mo sila, please. Ah! Edward! Mabilis naman siyang napalapit dito. Baby, paalisin mo sila, please. Hiyaw nito. Matagal siyang tinitigan ni Bianca. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Bella. Magbabayad ka. Gulong-gulo na si Bella sa mga pangyayari. Hindi niya na alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Naaawa rin siya kay Bianca dahil ito ang tunay na asawa ni Edward. Pero hindi siya nito maalala. At isa pa, may anak ang mga ito. Baby, I want to go home. Biglang sabi ni Edward na nagpabalik sa ulirat niya. Edward, bakit mo ba yun ginawa kay Bianca? Malumanay na sabi niya rito. Because that is the truth. Seryosong sagot nito. Alam mong hindi totoo yan. Si Bianca ang asawa. No, you are my wife. Nakalimutan mo na ba? We got married. Putol nito sa sasabihin niya. Kung hindi lang ito nagkaroon ng short-term memory loss, ay iisipin niyang seryoso ito sa sinasabi. Dahil seryosong seryoso ang mukha nito. Magpahinga ka na muna. Nakakasama sa'yo ang sobrang pag-iisip. Iwas niya rito. Akmang tatalikod na siya nang bigla nitong hulihin ang isang kamay niya. Don't you love me anymore, baby? Edward, ano ba yung sinasabi mo? Kinakabahang sagot niya. I've been loving for you for so long. Bella. Pero naputol ang anumang sasabihin nito nang bigla itong tumitig sa mga kamay niya na tila may hinahanap. Napakunot noon naman siyang napatingin dito. Edward, bakit? Where is your ring? I said, where is your ring? Our wedding ring. Tila biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Edward, matagal ko nang itinago iyon. Hindi ko naman... Pero naputol ang sasabihin niya nang mahigpit nitong hinawakan ang pulso-pulsuhan niya. Hindi mo isinusuot para isipin nilang wala ka pa ring asawa? Ganun ba? Biglang nagdilim ang mukha nito. Edward, ano ba nasasaktan ako? At pilit hinihila ang isang kamay niya. I want you to wear that everywhere you go. At huwag mong tatanggalin. Sigaw nito sa kanya. Edward, please, nasasaktan ako. At unti-unti nang tumutulo ang mga luha niya. Bigla naman itong natigilan at naramdaman niyang unti-unting lumuluwang ang pagkakahawak nito sa kamay niya. I'm sorry, baby. I didn't mean to do that. At mabilis siyang hinila payakap. Mabilis din naman siyang yumakap dito para kumalma ito. Ilang minuto rin sila sa ganoong pwesto
nang makaramdam ng pangangawit. Nang tingnan niya ito, ay payapa na itong natutulog. Nanatili pa siya roon ng ilang oras bago na pagdesisyon ng umuwi. Ibinili niya na muna si Edward sa private nurse na naroroon. Nang nasa labas na siya, ay nagulat siya nang may biglang humila sa isang braso niya. Ang galit na mukha ni Bianca ang bumungad sa kanya. Anong ginawa mo sa asawa ko? Bianca, dapat ay nagpapahinga ka pa. Wala kang pakialam. Hindi mo ba alam nang dahil sa ginagawa mo, ay lalo mo lang pinapalala ang lahat? Bianca, sa maniwala ka o sa hindi, wala akong intensyon na agawin si Edward mula sa'yo. Seryosong sabi niya rito. Walang intensyon? Ang kapal ng mukha mo! At mabilis siya nitong nasampal. Kung wala kang intensyong manggulo, una pa lamang ay hindi ka na sana bumalik pa dito. Galit na sigaw nito. Gusto ko lang naman makilala ng anak ko si Edward, pero wala akong balak na agawin siya sa'yo. Pero nagulat siya sa susunod nitong ginawa. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya at umiyak. Nakikiusap ako sa'yo, Bella. Ina ka rin kagaya ko, kaya alam kong naiintindihan mo ako. Hindi ko kakayaning mawala si Edward sa amin ng anak ko. Please, Bella, tigilan mo na kami at huwag ka na sanang magpapakita pa. Akong bahala sa'yo, tutulungan kita, kayong dalawa ng anak mo. Just please, hayaan mo na kami ni Edward. Bigla siyang napatitig at natigilan dito. Oo, tama ito. Ina rin siyang kagaya nito at nararamdaman niya ang nararamdaman nito. Kung tutuusin, ay hindi naman talaga siya dapat nandoon. Sila ang tunay na pamilya ni Edward, kaya sila dapat ang kasama nito. At ilang sandali lang, ay babalik na ulit ang alaala nito at maalala na nito ang lahat. Bianca, tumayo ka na. At pilit niya itong pinatatayo dahil nakakaagaw na rin sila ng atensyon. No, I will not get up hanggang sa hindi ka nangangako sa akin. Iling nito sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga bago tumango. Sige na, tumayo ka na, sabi niya rito. At lalo siyang nagulat nang bigla itong tumayo at niyakap siya. Pumayag ka na ha, huwag mo na sanang sisirain ang salita mo. Masayang sabi nito at mabilis na itong tumalikod para iwan siya. Hanggang makauwi sa apartment ay parang lutang pa rin siya. Pero siguro nga ay tama naman ang desisyon niya. Nang nakauwi ay tulog na ang anak at kapatid niya. Nakangiti niya ang mga itong pinagmasdan. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang kwarto para mag-ayos ng mga gamit nila paunti-unti. Nakapag-desisyon na siya. Babalik na siya ng Palawan. Sapat pa naman ang pera niya para makakuha sila ng tiket pabalik. Halos 2 araw na rin ang nakalipas nang mag-usap sila ni Bianca. Laging tumatawag sa kanya si John, pero minabuti niyang huwag na itong sagutin para hindi na lamang siya makatanggap ng anumang balita tungkol sa mga ito. Nakakuha na rin siya ng tiket at 2 araw na lang ay aalis na sila. Gabi noon at malakas ang ulan. Isasara na sana niya ang pintuan nang makarinig ng malalakas na katok. Kaagad siyang napakunot noo. Sino naman ang kakatok sa kanila ng ganoong oras? Marahan niyang binuksan ang bintana para silipin ang kumakatok. Pero halos manlaki ang mga mata niya nang makita si Edward na basang-basa habang nakasuot pa rin ng hospital gown. Mabilis niyang binuksan ang pinto at pinapasok ito. Nanginginig pa ito dahil sa lamig. Edward, ano bang ginawa mo? Bakit basang-basa ka? Alalang sabi niya rito at binalutan ito ng tuwalya. Bigla naman itong tinanggal ang tuwalya at mabilis siyang niyakap. I miss you, Bella. Edward, mainit ka! Gulat na sabi niya nang maramdaman ang balat nito. Mabilis niya itong hinila sa may kwarto at ikinuha ng malaking t-shirt niya. Kailangan mong magpalit ng damit. Nagulat naman siya nang bigla nitong itaas ang 2 kamay nito. Kunot noon niya lang itong tinitigan.
I want you to remove my clothes. Seryosong titig nito sa kanya. Wala siyang nagawa at unti-unting tinanggal ang hospital gown nito. Halos mapalunok siya nang makita ang katawan nito. Mabuti na lang at may suot pala itong short. Dahan-dahan niyang pinunasan ang katawan nito at tila sinisilaban siya. Dahil daman niya ang titig na mga mata nito sa buong mukha niya. Mabilis niya itong binihisan at lumabas. Halos kumabog ang puso niya. Kinuhanan niya ito ng mainit na tubig at bumalik sa kwarto. Inumin mo yan para mahimasmasan ka. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka ba sa ospital? Hindi ito nagsalita at tumitig lang sa kanya. Edward, hindi mo ba alam na hindi mo dapat yun ginawa? Tiyak na nag-aalala na sila sa'yo ngayon. Baby, please, not now. I am not feeling well. Mahinang sagot nito. Halika, ihahatid kita pabalik ng ospital. No, don't you dare do that. At walang pakialam itong humiga sa may kama niya. Edward, tawag niya rito. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Kita naman niyang si John ang tumatawag. Pero bago niya pa ito makuha sa may side table, ay kinuha na nito ni Edward at sinagot. What do you want? Nagulat siya sa biglang pagsigaw nito. No, don't you dare go here. Pwede ba dyan? Leave me alone and don't you ever call my wife again. Sabi pa nito at padabog na binaba ang tawag at pabagsak na inilagay ang cellphone niya sa may side table. Edward, they are looking for you. Kailangan mo nang umuwi sa pamilya. Yes, I know. That is what I'm doing right now. Going back to my real family. Seryosong titig nito sa kanya. Edward, huwag naman matigas ang ulo mo. Bella, please. Pwede ba bukas na lang tayo mag-usap? I am not really feeling well. At mabilis na ulit itong humiga at nagkumot. Kita niya pa ang bahagyang panginginig nito. Mabilis naman niya itong nilapitan at muling sinalat. Edward, ang init mo. Halika na sa ospital. Alalang sabi niya rito. Pero imbis na magsalita, ay mabilis siya nitong hinila pahiga at mahigpit na niyakap. Just for tonight, please, Bella. Remove all your worries. Mahinang bulong nito sa kanya. Damang-dama niya ang init ng hininga nito. Mabilis din siya nitong hinila paharap sa kanya at mabilis na hinawakan ang magkabilang mga pisngi niya. I love you, baby. At mabilis siyang binigyan ng halik sa labi. Can you hug me tight, please? Nilalamig kasi ako. At ramdam na ramdam nga niya ang panginginig nito. Mabilis naman niya itong niyakap ng mahigpit. Bakit tila nakaramdam siya ng kapayapaan? I wish we can stay like this forever. Bulong pa nito sa kanya. Hindi na siya muling umimik pa. Hanggang hindi niya namalayan na unti-unti na rin pala siyang iginugupo ng antok. Nagising siya ng maramdamang lalong lumalakas ang panginginig ni Edward. Inaapoy na ito ng lagnat. Mabilis siyang kumuha ng malaking jacket at pinasuot dito. Napakalakas pa kasi ng ulan, kaya lalong dumagdag ang lamig. Dinagdagan niya rin ang kumot nito. Mabilis siyang lumabas para kumuha ng cold compress, pero bago iyon ay sinilip muna niya ang anak. Masarap ang tulog nito habang yakap-yakap ng kapatid niya. Nang silipin ang orasan, ay alas dos pa lang ng madaling araw. Kaagad niyang nilagay sa noo ni Edward ang cold compress na kinuha niya. Bella, don't leave me, please. Biglang sabi ni Edward habang nakapikit ito at pilit na kinakapa ang higaan niya. Edward, nandito lang ako. At hinawakan niya ang kamay ni Edward. Dahan-dahan namang nagmulat ang mga mata nito at mabilis siyang hinila pahiga. Huwag mo na ako ulit iiwan ha, Bella. Promise me. Pati mga mata nito ay nakikiusap. Bigla naman siyang tumango. Oo, Edward, magpahinga ka na at... Pero naputol ang sasabihin niya nang bigla siya nitong halikan ng mariin at dahan-dahan siyang dinaganan. Edward, may sakit ka.
sabi niya sa pagitan ng mga halik nito. Mabilis naman itong tumigil at seryoso siyang tinitigan. I know you are my medicine. At mabilis na naman siyang hinalikan nito. Damang-daman niya ang init ng katawan nito. Bumaba pa ang halik nito sa may leeg niya. Edward, baka lalo kang magkasakit. Pigil niya rito. Pero pinatong nito ang isang daliri nito sa may bibig niya. Shh! I told you are my medicine. Halos mapaliyad siya nang maramdaman ang mainit nitong palad sa may loob ng shirt na suot niya. Mabilis nitong natanggal ang shirt niya at nalantad sa mga mata nito. Why you're not wearing a bra? Iritang tanong nito. Dahil gabi na at matutulog na ako. Seryosong sagot niya. Never ever do this again. Paano pala kung hindi ako yung kumatok kanina? Ede nakita na nila ang mga bagay na ako lang dapat ang nakakakita. I hate that. Inis na sabi nito. Damang-daman niya ang napakainit na bibig nito. These are for my eyes only. And these are only mine. At mabilis siyang hinalikan. Edward. Nagpapadala na naman si Bella sa init ng mga haplos ni Edward. Halos mabaliw na siya sa ginagawa sa kanya ni Edward. Ilang sandali lang ay naabot na niya ang kasukdulan. I've been dying to do this with you for so long, wife. Now that you are finally back, I will never ever let you go. At halos lumagit-git na ang kama dahil sa ginagawa nito. Akala niya ba ay masama ang pakiramdam nito? Pero bakit parang sobrang lakas pa ng katawan nito? Ilang sandali lang ay nararamdaman na naman niya ang kasukdulan. Napahingal silang pareho sa sobrang pagod. Humiga naman ito sa tabi niya at kinuha ang ulo niya para ipatong sa braso nito. That was so great, wife. Ngiti nito at hinalikan siya sa may noo. Dahil sa pinagsamang antok at pagod ay hindi na nila nagawa pang magbihis kahit malamig. Mahigpit na lang siyang niyakap ni Edward kaya damang-daman niya ang init ng katawan nito. Ilang sandali lang, tuluyan na silang nakatulog. Nagising siya sa malakas na katok sa may pintuan ng kwarto niya. Ate, ate, nandyan ka ba sa loob? Malakas na sigaw nito. Dali-dali siyang nagbihis bago binuksan ang pintuan. Kita naman niya ang panlalaki ng mga mata ni Marie nang makita si Edward na nakahiga. Ate, yung babae sa ospital, nandyan sa labas. Kinakabahang sabi nito. Ha? Gulat na tanong niya. Where is she? Biglang sabi ni Edward na hindi niya namalayan na nakatayo na pala sa may gilid nila. Nasa labas po siya. Kinakabahang sabi pa ni Marie. Mabilis naman nagtungo si Edward sa may pintuan palabas. Nakaagad naman niyang sinundan. Paniguradong giyera na naman ito. Edward! Biglang sabi ni Bianca nang makita nito si Edward ay mahigpit niya itong niyakap. Let's go home! Dagdag ni Bianca. What are you doing here? Matigas at seryosong sabi ni Edward. I am here to fetch you. Halika na babe, umuwi na tayo. Nakangiting sabi ni Bianca kay Edward. Napangisi naman si Edward dito. Are you serious? I don't even know you. Really, Edward? Tigilan mo na itong laro mo. I don't know what you up to. Galit na sabi nito. Then do stop your game too. Leave us alone. Galit na sabi ni Edward at akmang tatalikod na nang hawakan ito sa isang braso ni Bianca. How about our child? Wala ka na rin bang pakialam sa kanya? Ngisi naman ang babae na nagpabago sa ekspresyon ng mukha ni Edward. Spare my daughter here! Galit na sabi ni Edward. Kung gusto mo pang makita si Zephanie, ay umuwi ka na. Ngisi ni Bianca at mabilis na itong sumakay sa kotse nito. Si Edward naman ay nagpupuyo sa galit. Nang lingunin siya nito, ay nagulat siya. Wife, just wait for me, okay? I promised you, malapit nang mabuo ang pamilya natin.
at mabilis siya nitong hinalikan sa may noo bago ito sumakay sa sasakyan ni Bianca. Nang makapasok sa bahay, ay nanghihinang napaupo siya sa upuang nasa may sala. Ano bang nangyayari? Bakit parang lalong naging komplikado ang lahat? Nang pumasok siya sa kwarto, ay sakto ang pagtunog ng cellphone niya. Kaagad siyang nagulat dahil si Brian ang tumatawag. Mabilis naman niya itong sinagot. "Brian, mabuti naman at tumawag ka. Kumusta?" "Bella, can we talk?" Seryosong putol nito sa sinasabi niya. Bakit bigla siyang kinabahan? Ngayon lang niya narinig na ganoon kaseryoso ang boses nito. "Oo naman, Brian." Nang sabihin nito ang lugar at oras kung saan sila magkikita, ay mabilis na rin itong pinatay ang tawag. "Marie, ayusin mo na ang gamit natin ha. Uuwi na tayo bukas sa Palawan. May kailangan lang akong ayusin." Bilin niya sa kapatid bago siya tuluyang umalis. Sa isang malawak na parke sila nagkita ni Brian. Pinapasok lang siya nito sa may sasakyan nito. Halos hindi na nga niya ito nakilala dahil ang laki ng ipinayat nito. Ang haba na rin ng buhok nito. Seryosong seryoso rin ang mukha nito. Ibang-iba sa isang masayahing Brian na nakilala niya. "Brian, anong nangyari sa'yo?" Gulat na tanong niya. Pero seryoso lang siya nitong tinitigan. "Brian, okay ka lang ba?" At hinawakan niya ang mga kamay nito. "Bella." At nagulat siya nang bigla itong humagulgol. "Patawarin mo ako, Bella." "Brian, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan." Gulat na sabi niya. "Bella, alam kong hindi mo ako maiintindihan at mapapatawad sa lahat ng nagawa ko. Pero gusto kong mag-ingat ka." Seryosong sabi nito at lumingon-lingon sa buong paligid. At nanlaki ang mga mata nito nang makasilip sa side mirror. "Damn, they are already here." At mabilis na binuksan ang makina ng sasakyan at mabilis na pinatakbo. "Sino? Brian, ano ba talagang nangyayari?" Kinakabahang sabi niya, lalo na nang bilisan nito ang pagpapatakbo ng sasakyan. "Bella, they are following us." Kinakabahang sabi ni Brian. Nang mapatingin siya sa side mirror, ay kita niya ang ilang kotse na sumusunod sa kanila. "Brian, sino sila? Bakit nila tayo sinusundan?" Pero halos mapasigaw siya nang makarinig ng tunog ng baril. Ilang sandali pa ay tumigil ang sasakyan ni Brian. "Damn! Binutas nila ang gulong natin!" Frustrated na sabi nito. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse sa tabi niya at may humila sa kanyang isang lalaki. "Bitawan niyo ako! Brian, tulungan mo ako!" sigaw niya. Pero kita niyang napatigil si Brian dahil may nakatutok sa ulo nito na isang baril. Nang maipasok siya sa kotse, ay piniringan ang mga mata niya. "Saan niyo ako dadalhin? Parang awa niyo na, pakawalan niyo na ako!" sigaw niya. "Miss, huwag kang maingay. Hindi ka naman namin sasaktan. Basta maging mabait ka lang." Dinig niyang tawa ng isang lalaki. Ilang sandali lang ay huminto na sila at inalalayan siya ng mga ito para makababa. Pagkatapos ay basta na lamang siya itinulak at narinig niya ang pagsara ng pintuan. Mabilis naman niyang tinanggal ang piring sa mga mata niya. Nasa loob siya ng isang malaki at magandang kwarto. Nang subukan buksan ang pintuan, ay nakalak ito. "Please, pakawalan niyo ako!" sigaw niya habang umiiyak. Pero ilang minuto na siya roon, ay walang sumasagot. "Edward, tulungan mo ako!" sigaw pa rin niya. Nang biglang bumukas ang pintuan, ay nabuhayan siya ng loob. Isang lalaki ang pumasok at may dalang isang tray ng pagkain. "Miss, kumain ka na muna." Seryosong sabi nito. "Kuya, nasaan ako? Kuya, please, pakawalan niyo na po ako. Naghihintay po sa akin ang anak ko. Hindi po ako mayaman at wala po kaming pera pang ransom." Umiiyak na sabi niya. "Miss, pasensya ka na ha. Napag-utusan lang kami ni boss.
at mabilis na rin itong lumabas at nilak ang pintuan. Lumipas ang ilan pang mga oras at hindi siya tumigil sa kakaiyak. Sino ang nagpakidnap sa kanya? At bakit nito iyon ginawa? Miss na niya ang anak niya. Mabilis siyang nagpunta sa may CR at tinignan kung may madadaanan siya. Pero niwala itong butas kahit na maliit. Halos mahilo na siya sa kakaisip kung paano makakatakas dito pero bigo siya. Ano ba ang kailangan sa kanya ng taong kumuha sa kanya? Pero halos masapok niya ang sarili nang maalala ang cellphone niya. Kaagad niyang tinawagan si Edward pero hindi ito sumasagot. Nakakailang ulit na siya pero walang sumasagot. Halos mapahagulgol siya nang makitang 1% na lang ang battery percentage ng cellphone niya. Nang tawagan niya ito ulit, ay halos mapasigaw siya nang sumagot ito. Pero mabilis din itong namatay. Ilang sandali lang ay bumukas na naman ang pintuan at iniluwa ulit ang lalaki kanina at nakita nito ang hawak niyang cellphone. Anak ng... At mabilis nitong kinuha sa kanya ang cellphone. Sa sobrang inis niya, ay kinagat niya ang isang braso nito at malakas itong itinulak at mabilis na lumabas. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awan niyo na! Pero nagulat siya nang palibutan siya ng ilang kalalakihan. Napangisi naman ang mga ito sa kanya. Miss, huwag ka nang magpagod. Hindi ka rin makakalabas rito. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo na ako! Sigaw niya sa mga ito. Miss, hindi namin pwedeng gawin yun dahil malalagot kami kay boss. Ngisi pa ng isa. Bakit niyo ba ako dinala rito? Pasensya na miss, pero si boss lang ang nakakaalam. Sumusunod lang kami. At mabilis siya nitong hinila pabalik ng kwarto kung nasaan siya kanina. Wala siyang ibang nagawa kung hindi magdasal. Diyos ko, iligtas niyo po ako. Gusto ko pa pong makita at makasama ang anak ko. Parang awa niyo na po. Hagulgul niya. Gustong gusto na niyang makita ang anak niya. Hindi pa siya pwedeng mamatay dahil kailangan pa siya ng anak niya. Nagsisi siya kung bakit bumalik pa siya rito sa Maynila. Magsimula kasi nang bumalik siya rito ay puro pasakit at kamalasan na lang ang nangyari sa kanya. Bakit pa siya pinaparusahan ng ganito? Wala naman siyang ibang hinangad kung hindi puro kabutihan. Hindi niya na malayang nakatulog na pala siya sa sobrang pagod at pag-iisip. Nagising siya ng maramdamang may nagmamasid pala sa kanya. Nang mapalingon siya sa may pintuan, ay halos manlaki ang mga mata niya nang makita kung sino iyon. John? Gulat na sabi niya. Ikaw ang nagpakidnap sa akin? Naguguluhang tanong niya. No, but I am with someone. Seryosong sabi nito at biglang bumukas ang pintuan at iniluwa nito ang kapatid niya habang hawak-hawak ang anak niya. Mabilis naman siyang tumayo at mabilis na niyakap ang mga ito. Pagkatapos ay mabilis na kinarga ang anak niya at pinaghahalikan. Diyos ko, ang anak ko! At mahigpit itong niyakap at hinalikan. Ate, ano bang nangyayari? Bakit nandito ka? Tapos, bakit dinala nila kami rito? Naguguluhang tanong ng kapatid niya. Kaagad naman siyang napatingin kay John. John, hindi ko rin maintindihan. Do you wanna know the truth? Come with me. Biglang sabi ni John sa kanya. Bigla naman siyang napatingin sa anak at kapatid niya. Don't worry, they are safe. Biglang sabi nito sa kanya na tila nabasa ang nasa isip niya. Mabilis naman niyang ibinalik sa kapatid niya ang anak. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Sinama siya ni John palabas ng kwarto at may pinasukan silang isang tagong-tagong kwarto. Pero halos magulat siya nang makita na nakagapo si Brian habang bugbog sarado ito at halos lupaypay na. Akmang lalapitan niya ito nang pigilan siya ni John at hawakan sa isang braso. Bitawan mo ko! Ano bang ginawa niyo kay Brian? Galit na sigaw niya. Dahan-dahan namang nagmulat ng mga mata si Brian. Bella,
Mabilis niyang hinila ang isang kamay niya sa pagkakahawak ni John at mabilis na dinaluhan si Brian. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito. Okay ka pa ba? At biglang lumingon kay John. Bakit niyo ba ito ginagawa? Galit na sabi niya. He doesn't deserve your concern, Bella. Seryosong sagot ni John. Bigla naman siyang napabaling kay Brian. Brian, ano bang sinasabi niya? Ano ba kasing ginawa mo? Bakit kanila kailangang saktan? Umiiyak na sabi niya. Awang-awa siya sa itsura nito. Bella, he is right. I don't deserve your kindness. Bella, I am sorry. Umiiyak na sabi nito. Brian, pero nabitin ang sasabihin niya nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Edward. Mabilis itong lumapit sa kanila at hinila siya palayo mula rito. Bitawan mo ko, pakawalan niyo siya! At mabilis na sinampal si Edward. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. Mga hayop kayo! Bakit kailangan niyong idamay ang inosenteng tao, ha? Hindi ba sa akin ka lang galit? Pwes ako ang saktan mo! Sigaw niya habang humagulgol. Hindi mo kilala ang taong ipinagtatanggol mo, Bella. Galit na sigaw ni Edward sa kanya. Talaga ba? Ang taong ito lang naman ang tumulong sa akin nung mga panahong tinalikuran mo kami ng anak mo. At siya rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi mo kasama ang totoong anak natin. Sigaw nito na nagpatigil sa kanya. Nanlalaki ang mga matang na patingin siya kay Edward. Pagkatapos ay kay John at panghuli ay kay Brian. Anong ibig mong sabihin? Nang hihinang tanong niya nang ibalik niya ang tingin kay Edward. Seryoso lang siya nitong tinitigan at hindi nakapagsalita. Mabilis naman niyang hinila ang damit nito sa tapat ng dibdib nito. Anong ibig mong sabihin, Edward? Sumagot ka! Sigaw niya. Dahan-dahan naman itong tinanggal ang pagkakahawak niya sa damit nito at mabilis na pinuntahan si Brian at pwersahang itinayo at inilapit sa kanya. Tell her all the crazy things you have done bago pa kita mapatay na hayop ka. Nagtatangis ang mga bagang na sigaw nito kay Brian. Dahan-dahan namang lumuhod sa kanya si Brian. I'm sorry, Bella. Hindi ko sinasadyang gawin iyon. Maniwala ka. Araw-araw ay hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Hagulgol nito. Dahan-dahan din siyang umupo para magpantay ang mga mukha nila. Ano ba talaga ang nangyayari? Nang araw na manganak ka, kinuha ko ang anak mo. Bella, hindi mo totoong anak si Jayward. Seryosong sabi nito. Siya naman ay nanlaki ang mga mata habang mabilis na tumulo ang masaganang luha at ngumiti ng mapait at umiling. Nagsisinungaling ka, Brian. Hindi totoo yung sinasabi mo. Sabihin mo, piniplaytime nyo lang ako. Umiiling na sabi niya. I'm sorry, Bella, pero yan ang totoo. Umiiling na sabi ni Brian. Mabilis naman siyang napaupo sa may sahig habang nakatulala pa rin. Hindi, hindi ito totoo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Anak ko si Jayward. Anak ko siya. Sigaw niya habang humagulgol. Nang araw na manganak ka, naghanap ako ng batang ipapalit sa anak mo. Pero wala akong makitang batang babae. Kaya kahit lalaki, ay wala na akong choice, Bella. Hindi ba ay ilang beses mo akong tinanong kung paanong naging lalaki ang anak mo? Seryosong sabi pa nito. Kung kinuha mo ang anak ko, nasaan ang anak ko? Walang lakas na tanong niya. Matagal siya nitong tinitigan bago sumagot. Ibinigay ko siya kay Bianca. Mahinang sagot nito at yumuko. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya rito at mabilis na lumapit dito at pinagsasampal ito. Bakit mo ito nagawa? Bakit nagawa mo sa akin ito? Bakit? Bakit, Brian? At malakas siyang nagwala. Dahil kapatid ko siya. Sigaw nito na nagpagulat sa kanilang lahat. Kapatid mo si Bianca? Gulat din na tanong ni Edward dito.
Dahan-dahan namang tumango si Brian. Anak lang ako sa labas. Sa kagustuhan kong matanggap nila ako, ay ginawa ko ang lahat-lahat ng inutos niya. Pero hanggang ngayon ay isang basura at pagkakamali pa rin ang tingin nila sa akin. Sigaw nito sabay hagulgol. Napakasama niyo! Paano mo nagawa sa akin to, Brian? Ikaw na itinuring kong parang totoo kong pamilya? Na ang batang inaalagaan ko ay hindi ko pala tunay na anak? Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Sigaw niya rito. Sa maniwala kayo o sa hindi ay hindi ko alam. Seryosong sabi nito. Pero nagulat siya nang bigla itong inundayan ng sipa ni Edward. Tarantado ka! Alam kong alam mo kung nasaan si Bianca. Ibalik niyo ang anak ko kung ayaw mong mamatay. Humihingal sa galit na sabi ni Edward. Anong ibig sabihin ng mga ito? Nawawala ang anak niya? Ang ibig ba nitong sabihin ay si Zephanie ang anak nila na Edward? Si Zephanie, siya ba ang anak ko? Kinakabahang sabi niya. Mabilis naman itong tumango. Kaagad naman niyang natakpan ang bibig niya. Kaya pala iba ang pakiramdam niya nang makita ito. Isa pang tanong, nasaan si Bianca? Saan niya dinala ang anak ko? Galit na sabi ni Edward. Maniwala ka, hindi ko talaga alam. Wala akong alam. Umiiyak na sabi ni Brian. Pero kagaya kanina, ay mabilis itong sinipa ni Edward at pinagsusuntok. Pero mabilis naman itong inawat ni John. Edward, hindi mo dapat siya patayin. Malaki pa ang pakinabang niya sa atin. Pigil ni John kay Edward habang hawak-hawak niya ito. Siya naman ay nakatulala lang at gulat na gulat sa mga nalaman. Ngayong nalaman na ni Bella na si Zephanie ang tunay niyang anak, ang tanong, kaninong anak ang batang lalaking inalagaan ni Bella? At nasaan na ngayon si Bianca at ang anak niya? Nakatulala lang at gulat na gulat si Bella sa mga nalaman. Mabilis na binuhat ni John si Brian palayo roon. Habang siya naman ay itinayo ni Edward at hinawakan sa magkabilang mga pisngi. Edward! Bulong niya habang umaagos ang mga luha. Shh! Don't cry, wife. I promised you, ibabalik ko si Zephanie. Seryosong sabi nito at pinunasan ang mga luha niya. Edward, ang anak natin. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. At mabilis na yumakap dito. Feeling niya ay naubusan siya ng lakas sa mga nalaman. Walang mangyayaring masama sa kanya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, wife. At mahigpit din siyang niyakap at hinalikan sa may uluhan. Pero bigla siyang napabitaw dito nang may maalala. Hindi ko pa rin maintindihan. Edward, paano mo nalaman ang lahat? Hindi ba ay may amnesia ka? Bella, I am just pretending sa ospital. Habang naroroon ako at nakapikit, pinuntahan ako ni Brian. Sinabi niya ang lahat dahil akala niya ay tulog pa rin ako at walang malay. Gusto ko lang malaman ang buong katotohanan kaya nagpanggap ako. Paliwanag nito sa kanya. Diyos ko! At muntik na siyang matumba. Mabuti na lamang at maagap siyang nahawakan ni Edward. Wife, please. Alam ko nagugulat ka sa mga pangyayari. Ganoon din ako. Pero naniniwala akong malalampasan din natin ang lahat. Seryosong titig nito sa kanya. Akala ko ba ay nagpapanggap ka? Kunot noong sabi niya. Bakit mo ako pa ulit-ulit na tinatawag na asawa mo? Edward, tama na ang pagpapanggap. Si Bianca ang... You are my wife. Seryosong sabi nito habang nakangiti. Paano? Remember our wedding? Yung sa may isla? Hindi ba ay may pinapirmahan akong papel sa'yo? Bella, that is legit. Totoo ang naging kasal nating iyon. You are my legal wife. Nakangiting sabi nito sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi ako kabit?
Hindi siya makapaniwala. Bakit napakadaming revelasyon ang nangyari ngayon? May mga dapat pa ba siyang malaman? Kaagad naman itong napangiti. I told you will never ever be my mistress. At mabilis siya nitong hinalikan sa labi, pagkatapos ay niyakap ng mahigpit. Inihatid siya ni Edward pabalik sa may kwarto at sinabing may kailangan pa silang ayusin ni John. Nang makapasok, ay tulog na tulog ang kapatid niya at si Jayward. Dahan-dahan siyang umupo sa may kama at tinitigan si Jayward. Dahan-dahan niya itong binuhat at hinalikan sa may noo at nagsimulang humagulgol. Kaya pala napakaraming tanong sa isipan niya kung bakit niwala itong kahawig sa kanilang dalawa ni Edward. Maraming beses niya itong pinaghahalikan habang umiiyak. Ang batang inaalagaan ko. Diyos ko, wala akong kaalam-alam na hindi ko pala ito tunay na anak. Hindi ko man lang nakita ang unti-unting paglaki ng totoo kong anak. Pero huwag kang mag-alala, Jayward. Mananatili ka pa rin anak ni Mama. Mamahalin ka pa rin ni Mama nang parang isang tunay na anak. Impit na bulong niya rito at mahigpit itong niyakap. Mabuti na lamang at napakahimbing ng tulog nito. Dahan-dahan niya itong ibinalik mula sa pagkakahiga at taimtim na nagdasal. Diyos ko, kayo na pong bahala sa anak ko. Huwag niyo pong pahihintulutan na may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko pa po siya nahahawakan, nayayakap, nahahalikan at naipapadama kung gaano ko siya kamahal. Gabayan niyo po siya. At mahinang umiyak nang umiyak hanggang makaramdam ng hapdi sa mga mata hanggang sa tuluyang makatulog. Nang magising siya ay nagulat siya dahil may mabigat na bagay na nakadagan sa may tiyan niya. Nang tignan niya ito, ay kitang-kita niya ang mahimbing na si Edward habang nakayakap sa kanya. Nang libuti ng tingin ang buong paligid, ay hindi ito pamilyar sa kanya. Nang mapadako ulit ang tingin kay Edward, ay kita niya ang pagod sa mukha nito. Marahan niya itong hinaplo sa kaliwang pisngi na naging dahilan ng dahan-dahang pagmulat nito. Wife, you're awake. Are you hungry? Ipaghahanda kita. At akmang tatayo ito nang pigilan niya. Huwag na, magpahinga ka na. Mukhang pagod na pagod ka. Pigil niya rito. Nasaan nga pala tayo? Ang kapatid ko at si Jayward, nasaan? Nasa kabilang kwarto lang sila. Don't worry, maraming nakabantay sa kanila. Yeah, you are right. Pagod ako kaya kailangan ko yata ng gamot, wife. Seryosong sabi nito. Ha? Bakit? May sakit ba sayo? Sandali at ikukuha kita. At siya naman ang akmang tatayo nang pigilan nito. Ibang gamot ang kailangan ko. Parang may sakit kasi itong alaga ko. At mabilis na kinuha ang isang kamay niya at ipinatong sa gabakal na nitong alaga. Inis na tinitigan naman niya ito. Edward, what? Ngisi nito. Nakuha mo pang magbiro ni hindi pa nga nahahanap si Zephanie. Inis na irap niya. I'm sorry, wife. Dalawang taon din kasi akong tigang. Ngisi nito. Pagkatapos ay naging seryoso. But seriously, wife, we have an idea. Na-trace na rin namin si Bianca and she's still here in the Philippines. Hindi niya na rin to pwedeng mailabas ng bansa. Gaya ng pinangako ko sa'yo noon, malapit na tayong maging isang ganap na buong pamilya. And I promise you that. Seryosong sabi nito at tumitig sa mga mata niya. Sana nga, Edward. Sana nga. Seryosong sabi na rin dito. Pero may gusto lang akong malaman. Kung alam mong kasal pala tayo, bakit mo ko iniwan? Bakit hinayaan mo ako ng 2 taon? Because I was blinded by the truth and anger. Binilog nila ang ulo ko para magmukha kang masama sa paningin ko. But let's not talk about that anymore. Ang mahalaga, malapit nang matapos ang lahat ng ito. You trust me, right? Oo, Edward, naniniwala ko sa'yo. At alam ko, makakasama natin si Zephanie. Marahang ngiti niya rito. Thank you, wife. I promised you after this, puro kasiyahan na lang ang mararanasan mo.
But for now, pagbigyan mo muna ako. Miss na miss ka na kasi nitong alaga ko. Ngisi nito at napatili siya nang mabilis siya nitong kinubabawan at hinalikan. Naisipan nila Edward na gawing pain si Brian para mahuli si Bianca. And besides, wala nang iba pang tutulong dito kung hindi si Brian lang. Kasalukuyan silang nasa may sala ngayon. Si Edward, Brian, John at siya. Tell me honestly, Brian, sino ang tatay ng ipinagbuntis ni Bianca? Seryosong tanong ni John kay Brian habang nakaupo ito at may nakabantay ditong dalawang lalaki. Kita niyang naging mailap ang mga mata nito. I am asking you! At akmang susugurin na ito ni John nang pigilan ni Edward. Ikaw! Mabilis na sigaw nito. Damn her! Then where is our child? Galit na sabi ni John. Namatay ang anak niyo ni Bianca, John. I'm sorry. Nakayukong sabi ni Brian. Si John naman ay biglang tumayo at sinuntok ang pader na siyang ikinabigla nilang lahat. Kita niya pa ang tumutulong dugo sa isang kamay nito. We really need to find her. Damn! At padabog itong umalis. Nang tignan naman niya sa Edward ay seryoso lang ito. Edward, anong nasa isip mo? Biglang tanong niya rito. That explained everything. Kaya pala ni ayaw nang ipahawak sa akin ni Bianca ang tiyan niya noon at ayaw niya akong pasamahin sa mga check-ups niya. Titig nito kay Brian. Nang araw na umalis ka papuntang Japan, yun ang araw na dinugo siya, Edward. At dahil premature ang bata, hindi na ito nakasurvive. Kaya umisip siya ng paraan para hindi mo siya iwanan. Seryosong sabi ni Brian. At kinonsinti mo naman siyang hayop ka! At mabilis na tumayo sa Edward. Pero mabilis niya itong inawat. Walang mangyayari kung puro init ng ulo lang ang paiiralin niyo. Nandito tayo para mas madali nating mahanap si Zephanie. Please, tsaka nyo na muna isipin yung away nyo. Determinadong sabi niya. Are you serious? Bella, sinira nila ang buhay natin. Galit na sabi ni Edward. Alam ko, pero may mangyayari ba kung mas paiiralin ko sa ngayon ang galit ko? Edward, please, ang anak muna natin ang isipin natin. Matagal siya nitong tinitigan bago na pabuntong hininga. Yeah, you are right. Nang kumalma na ang mga ito at nakabalik na si John, ay mabilis na tinawagan ni Brian si Bianca. Nakakadalawang ring pa lamang ito nang mabilis nito iyong sagutin. May mga kinuha sina Edward na tao para malocate kung saan ang gagaling ang tawag at kung malaman kung nagsasabi nga ng totoo si Bianca. Damn Brian! Where the hell are you? Ilang araw na kitang tinatawagan? Galit na bungad ni Bianca. Dinig na dinig kasi niya ang boses nito dahil naka-loudspeaker ito. I'm sorry, na-drained ang phone ko. Nagkasakit kasi ako. Seryosong sabi ni Brian. Kahit kailan talaga, wala kang pakinabang. Come on, where is your helicopter? Sunduin mo kami ni Zephanie dito ngayon din. Halos mapatakip siya ng bibig nang marinig ang biglang pag-iyak ng anak niya mula sa kabilang linya. Mabilis naman siyang niyakap ni Edward at hinalikan sa may noo. Nasaan ka ba ngayon? Nanginginig na sabi ni Brian. Bigla naman minute ni Edward ang cellphone at galit na hinarap si Brian. Damn you! Huwag ka nga magpahalata! I am here in Batangas. I will just text you our exact location. Nang biglang marinig si Jeward na pumalahaw ng iyak mula sa may kwarto. Who is that? Are you with someone? Ha? Wala. Nandito kasi ako sa mall ngayon. Freshen up after magkasakit. Biglang sabi ni Brian at tumingin kay Bella. Okay, dalian mo. Panigurado hinahanap na ako ni na Edward ngayon. Well, sorry na lang sila. Hindi nila ako makikita. And when they found me, baka na-dispatch ako na itong si Zephanie. At sinabayan pa nito iyon ng tawa bago pinatay ang tawag. Akmang sasagot pa siya pero mabilis na tinakpan ni Edward ang bibig niya. Nang masigurong wala na ito sa kabilang linya, ay tsaka siya napahagulgol. Mabilis naman siyang niyakap ni Edward.
Shh, wife. Nangako ako sa'yo, hindi ba? Maibabalik sa atin ang ligtas ang anak natin. Ilang minuto pa lang nakakaalis si na Edward ay parang isang buwan na. Pinipilit niyang sumama pero pinigilan siya ng mga ito. Hindi tuloy siya mapakali. Halos ilang beses na yata niyang inikot ang sala habang nagdarasal. Lumipas ang ilang oras pero ni walang tawag sa kanya si na Edward. Nang biglang lapitan siya ng isa sa mga tauhan ni Edward. Ma'am, pinapasundo po kayo ni Sir Edward. Seryosong sabi ng lalaki. Kaagad naman siyang tumango at sumama rito. Dinala siya nito sa isang kulungan. Nang makapasok, ay kaagad niyang nakita si Bianca na nakaposas paharap. Mabilis niya itong nilapitan at sinampal. Pagkatapos, ay mabilis siyang inawat ni Edward. Napabaling naman ang mukha nito. At nang tignan siya, ay napangisi ito. Kaagad naman niyang inilibot ang mga mata niya. Looking for your daughter? Ngisi nito. Nasaan ang anak ko, hayop ka? Galit na sigaw niya. Lalong lumaki naman ang ngisi nito at gumalaw ang mga kamay na parang sinasabi na pinatay nito ang anak niya. Hayop ka! At mabilis ulit itong pinagsasampal. Bakit galit na galit ka? Hindi ba dapat ay magpasalamat ka sa akin? Dahil inalagaan ko pa ng matagal ang anak mo at hindi ko kaagad siya pinatay? Bianca, tumigil ka na! Nasaan ang anak ko? Galit na sabi ni Edward habang nagtatagis ang mga bagang. I already told you. Baka sa mga panahong ito, tsugi na siya. Ngiti nito. Pero mabilis at malakas itong nasampal ni Edward dahilan para pumutok ang gilid ng labi nito. Sa tingin niyo ba ay hahayaan ko kayong maging masaya? Ha? Lalo na ikaw, Bella. Gusto kong maranasan mo kung gaano kasakit ang mawala ng anak. Galit na sabi nito habang umiiyak. Mabilis naman itong hinawakan ni Edward at inalog-alog sa may magkabilang mga braso. Bianca, what happened to you? Paano mo nagagawa at nasasabi yan? Kita niya ang awa sa mga mata ni Edward. Dahil wala nang natitirang nagmamahal sa akin. Lahat kayo, mas pinili niyo yung babaeng yan. Galit na sigaw nito. You are wrong, Bianca. Bigla ay sabi ni John na nakaupo lang sa may gilid at seryosong nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at naglakad papunta rito. Umurong naman si Edward para makalapit ito kay Bianca. Dahan-dahan itong hinawakan ang magkabilang mga pisngi nito. Hindi totoong wala nang nagmamahal sa'yo. Hindi mo lang kami makita dahil nakafocus ka sa iisang tao. Bianca, I am here. I love you mula pa ng mga bata pa tayo. Seryosong sabi ni John. Kita naman niyang naging malambot ang mukha ni Bianca. John, biglang sabi ni Bianca habang umiiyak. Aminin mo lahat ng ginawa mo at tutulungan kita. Tatanggapin at hihintayin kita. Bianca, alam ko nagalit ka sa mundo dahil sa pagkamatay ng anak natin. Pero naniniwala ako. Naniniwala akong babalik pa rin ang isang mabait at masayahing Bianca na nakilala namin ni Edward. Seryosong sabi ni John habang nakatitig dito. Kita naman niya ang unti-unting pagbaba ng mga balikat ni Bianca. Sa Tagaytay, nandoon si Zephanie, sa may bahay bakasyonan namin sa Tagaytay. Mahinang sabi nito at nanlalambot na napaupo. Mabilis naman itong dinaluhan ni John. Siya naman ay napatingin kay Edward. Edward, please, sa panahong ito ay hayaan mo akong sumama. Pakiusap ni Bella rito. Matagal muna siya nitong tinitigan bago tuluyang tumango. Ilang minuto lang ang tinagal nila at mabilis na nakarating dahil sakay sila ng private helicopter na Edward. Habang pababa ay lumakas ang kabog ng puso niya. Nang buksan nila ang pinto ay kitang-kita niya ang anak niya na kalong-kalong na Edward. Nang mapalingon sa kanila sa Zephanie ay parang malalaglag ang puso niya. Bigla kasi itong umiti ng matamis sa kanila. Patakbo niya itong pinuntahan at kinuha ang anak mula rito at mabilis na niyakap.
mabilis na naglaglagan ang mga luha sa mga mata niya. Ramdam na ramdam niya ang pangungulila niya sa kanyang anak. Parang biglang sa isang itlap ay idinuyan siya sa alapaap. Naramdaman din niyang mabilis siyang niyakap na Edward. "It's over, wife. It's over." Bulong nito sa kanya. Nang tignan naman niya si Brian, ay pinusasan na ito ng mga kasama nilang mga pulis. "I'm sorry, Edward and Bella. Sana ay mapatawad niyo pa rin ako." Malungkot na sabi nito. Mapait naman siyang ngumiti rito. "Nasisigurado kong mapapatawad pa rin kita, Brian. Pero hindi pa siguro muna ngayon." "Naiintindihan ko." Seryosong sabi nito, pagkatapos ay sumama na ito sa mga pulis. "Wife, baka naman matunaw na ang anak natin yan." Ngiting baling sa kanya ni Edward. Kanina niya pa kasi tinititigan ang anak nila. Halos hindi rin matanggal ang ngiti sa mga labi niya. Ang mukha kasi nito ay pinaghalong Edward at siya. Napakaganda rin ang kutis nito at ang lusog-lusog. Walang sawa niya rin itong pinaghahalikan. "Edward, maiba ako. Hindi ba ikasama niyo si Brian? Bakit siya napunta sa Tagaytay?" Kunot noong tanong niya. "Nang tumawag pala tayo kay Bianca ay nakatunog na ito. Kaya ipinadala na nito si Zephanie sa Tagaytay. Habang si Brian naman ay hindi namin namalayang nawala sa paningin namin at sumakay sa van na naghihintay. Swerte nga at nahuli namin si Bianca." Paliwanag na Edward. "Edward?" Seryosong tawag niya rito. "May hihingiin sana akong pabor sa'yo." Alanganing sabi niya. "What is it?" Kunot noong tanong nito. "Si J. Ward, alam kong hindi natin siya tunay na anak. Pero pwede bang tayo na lang ang tumayong mga magulang niya?" Malungkot na sabi niya. Napamahal na kasi sa kanya si J. Ward. Mula pagkabata nito, ay siya na ang nag-alaga rito. "Yun lang ba? Huwag mong alalahanin yun." "Of course, yes. We will legally adopt him. Huwag ka ring mag-alala. Bibigyan natin sila ng maraming kapatid. Simulan na natin mamaya." Ngisi pa nito sa kanya. Mabilis naman niya itong kinurot sa may tagiliran. "Napakahilig mo talaga." Kunwari ay inis niyang sabi. "Like what I have said yesterday, 2 taon akong tigang. Kaya dapat lang napagbayaran mo ang mga araw na malungkot at naglalaway kami nitong alaga ko." Ngisi nito na ikinalaki ng mga mata niya. Dahil dinig niya ang mahinang tawa ng lalaking nagmamaneho ng helicopter. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa dating bahay na Edward. Naghihintay na rin daw doon ang kapatid niya at si J. Ward. Nang makapasok ay mabilis siyang sinalubong ni Marie kasama si J. Ward. Mahigpit naman niyang niyakap ang mga ito. "Ate, siya na ba?" Ngiting tanong sa kanya nito. Kaagad naman siyang tumango. "Oo, Marie, siya si Zephanie, ang isa mo pang pamangkin." Ngiti niya. "Ang ganda niya, ate. Kamukhang kamukha mo siya." Bigla naman tumikhim si Edward at napataas ng kilay. "How about me? Hindi ko ba siya kamukha?" "Upo, kuya, kamukha mo rin siya." Ngiti naman ni Marie. "I am just kidding. Okay lang naman kung makuha lahat ng anak namin ang lahat ng sa ate mo. Because she is so perfect to me." Ngisi nito, sabay kindat sa kanya, na siyang ikinapula naman ng mga pisngi niya. "Halika na nga, Marie, at ihiga na natin ang mga bata. Siguradong inaantok na ang mga ito. Lalo na itong si Zephanie. Siguradong pagod ito sa biyahe dahil sa dami ng nangyari." Nang pumasok sila sa kwarto na ibinigay ni Edward, ay may 2 crib na ang naroroon. Pero bago pa lumabas si Edward, ay may ibinulong pa ito sa kanya. "Doon ka sa kwarto natin matutulog mamaya, ha? Kung hindi, ay kikidnapin kita mamaya riyan." Ngisi nito bago tuluyang lumabas. Napapailing na lang siya rito. Tuluyan na nga kaya nilang makamit ang kaligayahan? Nang maiga ang 2 bata, ay tulog na ang mga ito.
Ate, nailipat na pala lahat ng gamit natin sa apartment dito. Tapos yung mga gamit mo, pinalagay na kaagad ni Kuya Edward sa kwarto raw ninyo. Sabi ng kapatid niya, nang biglang may maalala. Pero mabilis na lumapit sa kanya si Marie at may inabot na maliit na envelope sa kanya. Kaagad naman siyang napangiti at nagpasalamat. Dahan-dahan niya itong binuksan at napangiti nang muling makita. Sa pagkakataong ito ay malaya at buong puso na niya itong maisusuot. Hindi lang bilang isang alaala, kung hindi isang simbolo at patunay na isa siyang tunay na Mrs. Alcantara. Hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa mata ng mga tao at ng Diyos. Ni sa hinagilap ay hindi niya naisip na ang isang simple at taga-islang kagaya niya ay buong pusong mamahalin ng isang Edward Alcantara. Hinintay na muna niyang makatulog ang mga bata bago siya lumabas at pumasok sa kwarto ni Edward. Nang ganap na makapasok ay wala ito sa loob ng kwarto, kaya naisipan niya munang mag-shower bago matulog. Nang lumabas ng banyo ay napangiti siya nang makita itong nakahiga na sa kama at himbing na natutulog. Dahan-dahan siyang sumampa ng kama at tinitigan ito. Mukhang pagod na pagod ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha nito at napangiti. Akmang tatanggalin na niya ito nang hawakan nito ang kamay niya at magmulat ng mga mata. "Wife," paos na sabi nito. "Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Alam kong pagod ka." Ngiti niya rito. Pero nagulat siya nang mabilis siya nitong hilahin dahilan para makubabawan siya nito. Ipinagdikit nito ang mga noo nilang dalawa at ngumiti. "Thank you for coming back into my life, wife. I promised you, hinding-hindi na ako papayag na umalis ka ulit." Hinawakan naman niya ang magkabilang mga pisngi nito. "At hinding-hindi na rin ako aalis pa ulit, Mr. Alcantara." Ngiti niya. Kita naman niya ang malawak na pagngiti nito at dahan-dahan siyang hinalikan. Nang una ay banayad lang ang halik nito, pero kalaunan ay naging mapusok na ito at mapaghanap. "I am so much lucky that you are mine." Ngiti nito nang tumigil at tignan siya. Pagkatapos ay ibinaba ang isang terante ng nighties na suot niya at hinalikan ang balikat niya. "I have all the rights to kiss this soft skin every day." At hinalikan din ang leeg niya. Pagkatapos ay may pagmamadali nitong tinanggal ang nighties na suot niya. Kaya nagulat siya nang buhatin siya nito ng parang bata at isandal sa may pader. "I have been dreaming of this scene for a long time." Ngisi nito. Ilang sandali lang ay dahan-dahan siya nitong binitawan dahil nakaramdam siya ng panginginig dahil naabot na niya ang kasukdulan. Mabilis siya nitong hinalikan, pagkatapos ay hinihingal na tumabi sa kanya at niyakap siya. "Delicious as ever, wife. I love you." Ngiti nito. "I love you too, Edward." Kinabukasan ay maaga silang pinagbihis ni Edward dahil may sorpresa raw ito sa kanya. Tinakpan naman ito ng blindfold ang mga mata niya, pero ramdam niya ang pag-angat niya. Kaya alam niyang nakasakay sila ng helicopter. Ilang sandali lang ay dahan-dahan na silang bumababa. Inalalayan siya nito pababa. "Go on, wife, remove your blindfold." Bulong sa kanya ni Edward. Dahan-dahan naman niya itong tinanggal. At nandidilim pa ang paningin niya ng ilang segundo nang ganap na makita ang paligid at napangiti. Nandito sila ngayon sa isla. Ang isla na naging saksi sa pagmamahalan nila ni Edward. Nang lumingon naman sa may likuran niya, ay lalo siyang nagulat at nanlaki ang mga mata. At mabilis na napaiyak. Nandoon kasi ang buong pamilya niya at masayang nakangiti sa kanya. Nang lingunin niya si Edward, ay buong puso itong nakangiti sa kanya. "Thank you, Edward." At mabilis itong niyakap. "All for you, wife." At hinalikan siya nito sa noo. Isa-isa naman niyang nilapitan ang mga kapatid at magulang niya habang hawak-hawak si Zephanie. "Ito na ba ang apo kong si Zephanie?" Ngiting tanong sa kanya ng nanay niya.
Paano niyo po nalaman, Nay? Takang tanong niya. Mabilis naman hinawakan ng nanay niya ang isang balikat niya. Ipinaliwanag na sa amin lahat ni Edward kagabi nang tumawag siya. Kigwapo pala ng manugang ko. Huwag kang mag-alala, pantay pa rin ang paningin namin sa kanilang dalawa ni Jayward. Ngiti nito at niyakap siya. Dahil sa sinabi nito, ay hindi niya maiwasang mapangiti. Masaya siya. Mali pala. Masayang masaya ang puso niya. Masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na pinahanda ni Edward habang nagkikwentuhan sila. Pinagpasapasahan din ng mga ito ang dalawa niyang mga anak na si Zephanie at Jayward. Masaya ako, mukhang mabait at mahal na mahal ka ng asawa mo. Biglang lapit sa kanya ng ate niya habang tinitignan nila si Edward habang nakikipagtawanan sa mama niya. Oo ate, at wala na akong mahihiling pa. Napakabait talaga ng Diyos. Binigyan niya ako ng isang taong makakasama ko habang buhay sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Ngiting baling niya sa ate niya. Deserve mo yan, Bella. Dahil naging napakabuting anak at kapatid mo sa pamilya natin. Ikaw ang nagtaguyod sa atin. Ako ang mas matanda sa atin pero mas feeling ko ikaw ang ate ko. Ngiti nito sa kanya na ikinangiti na lang din niya. Buong araw ay wala silang ibang ginawa kung hindi ang magsaya at magkwentuhan. Habang kalong-kalong ang anak na si Zephanie, ay naglakad sila papunta sa may dagat. Nakangiti niyang pinagmasdan ang asul na tubig. Are you happy? Bigla ay sabi ni Edward na hindi niya namalayang nakasunod na pala sa kanya. Hawak-hawak naman ito sa mga bisig nito si Jayward na mukhang sanay na sanay na rito. Kaagad naman siyang napangiti at napatingin dito. Oo naman, sobrang saya ko. Maraming salamat, Edward. You don't have to. Kulang pa yan sa mga panahong nasayang dahil sa mga mapagsamantalang tao. At hinawakan ito ang isang kamay niya. I promise I will make it up to you. Every day will be always be a special day. At ipinapangako ko, mamahalin ko sina Jayward at Zephanie ng buong puso. At mabilis siya nitong inakbayan. Kitang-kita naman nila na napangiti ang dalawang anak nila at tila natutuwa sa pinag-uusapan nila. Kinagabihan ay hindi nakahirit sa kanya si Edward dahil iilan lang ang kwarto rito sa may isla at ang dami nila. Kaya kitang-kita niya ang pagkaaburido ng mukha nito na siyang tinawanan na lang niya. Halos patulog na siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hello? Takang tanong niya dahil unregistered ang number. Bella, it's me, Bianca. Please don't hang up. Mabilis na sabi nito. Malalim naman siyang napabuntong hininga at tumayo para magpunta sa may veranda. Nakitawag lang ako rito sa isang jail guard. I know it's already late but I just want to apologize for everything I did. Seryosong sabi nito. Bianca, alam kong nagawa mo lang yun dahil sa sobrang pagmamahal mo. Pero alam mong mali yun. Yes, kaya nagsisi na ako. But don't worry, I admit my mistake. So I will accept my punishment. But let me say this to you, Bella. Saglit itong tumigil at bumuntong hininga bago ulit nagsalita. Kahit na hindi ko ganap na naipakita, totoong minahal ko si Zephanie. Bella, sana ay alagaan mo silang mabuti ha. When the right time comes, sana ay payagan mo ako na makilala niya. Umiiyak na sabi niya. Hindi rin niya napigilan at mabilis na nagpatakan ang mga luha. Huwag kang mag-alala, Bianca. Ipinapangako ko, kapag dumating ang araw na iyon, ay ipapakilala kita sa kanya. Malaking ngiti niya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito. Dahil doon ay masaya at mahimbing siyang nakatulog. Kinabukasan ay nagising siya na wala na siyang kasama ni Isaman sa may kwarto. Dahil dito ay mabilis siyang naligo at bumaba. Parang ganitong ganito ang pakiramdam niya noon. Dahan-dahan siyang bumaba at lumabas.
kitang-kita niya ang mga nagkalat na mga petal roses sa may buhanginan. Kaya mabilis niya itong sinundan. Hanggang sa makita niya ang hugis pusong pinagsama-samang petals of red roses. Nang unti-unting lumabas ang mga tao sa paligid at lahat ng mga ito ay nakasuot ng kulay puti at nakangiti sa kanya. Pagkatapos ay unti-unting lumabas at naglakad papalapit sa kanya si Edward habang gwapong-gwapo sa suot itong white long-sleeve polo. Nang makalapit sa kanya ay ibinigay nito sa kanya ang isang bouquet ng puting rosas na nakatago sa may likuran nito. "Wife, thank you for coming into my life," ngiting sabi nito sa kanya. "Thank you for making me the luckiest man on earth." At unti-unti nitong iniluhod ang isang tuhod nito sa may buhanginan. Kaagad naman siyang napatakip sa bibig niya. Ang buong paligid naman niya ay masayang nagsisigawan. "Let's make it official. Will you marry me again?" Ngiting tanong nito. Pagkatapos ay pinakita ang isang singsing. Nakangiti naman siyang tumango ng sunod-sunod. "Yes, pakakasalan kita, kahit ilang beses." Mabilis naman itong isinuot sa kanya ang singsing. Pagkatapos ay tumayo ito at binuhat siya at inikot-ikot sa kawalan. "Yes, I love you, wife. I love you too so much." Sigaw din niya at siya na mismo ang humalik dito ng mariin. Wala na siyang mahihiling pa. Meron siyang kumpletong pamilya, mabait, mapagmahal at napakagwapong asawa at dalawang cute na mga anak. Minsan sa buhay, meron at merong isang taong darating at babago ng buhay mo sa hindi mo inaasahang oras at panahon. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong pag-ibig ni Nabella at Edward.